So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, no, share lang natin itong amplifier na dinala dito. So meron po itong problem na wala na daw sounds or wala nang tunog. So sa video natin ngayon guys, no, bali review muna natin kung ano bang yung mga pesa na ginamit dito. So samahan niyo ko guys sa video na to at para masundan niyo to guys, no, panoorin niyo to hanggang dulo. So simulan na natin. So ito po yung guys, no, yung sinasabi natin na amplifier. So model nito is Concert EB602AUSB. So bago natin to i-repair guys, no, i-demo muna natin to. Share natin yung kanyang mga laman tsaka parts na ginamit. So muna tayo dito guys sa kanyang front panel. So ito yung kanyang power switch. So meron siyang USB at saka SD card inputs. So meron po siyang buttons dito kung sakaling mag-select tayo ng kanta. At saka yung indicator niya, so mag-blink po ito kapag mag-play ng music dito sa USB. Ito naman yung kanyang speaker selector para sa off, E, B at saka AB. So ang function nito guys, no, kapag i-off nyo to, hindi tutunog yung ating amplifier. Kung doon naman tayo kakabit sa speaker A, so select lang natin tong speaker A. Kapag speaker B naman tayo kukonek, so select lang natin to. Kung nakabit tayo ng speaker dito sa A and B output, so select natin tong A and B output. So para hindi tayo malito guys, no, select lang natin to switch to A plus B para hindi na tayo mag select. So dito naman tayo sa kanyang buttons. So merong loudness, ito naman yung kanyang super bass, pangdagdag bass ng tunog. So ito naman yung selector para sa input. So pwede tayo mag-select sa tape, tuner, CD, VCD at saka USB. So dito naman yung kanyang volume amplifier. So ito yung level niya, pampahina at saka pampalakas. So dito naman sa baba, makikita natin dito yung kanyang balance para sa left channel at saka right channel. So steady lang natin yan to 0 para tutunog yung dalawang channel. So dito naman is meron siyang treble, tsaka mid, at tsaka bass. So dito guys, meron siyang switch para sa surround. So kapag i-on nyo yan guys, pwede natin gagamitin yung surround output. So pwede tayo magsaksak doon ng tweeter, tsaka maliit na wattage na speaker. So dito naman yung EQ, pag doon tayo gagamit tayo ng EQ sa likod, so on lang natin to. Kung hindi naman natin to gagamitin is off. So meron po dito ang karaoke. So ang function ng karaoke dito guys, so kapag naka-off yan, hindi gagana yung ating microphone. So kailangan is naka-pause po yan para ma-on natin yung microphone natin. So ito naman yung kanyang echo para sa ating microphone mga guys. So dito mga naman yung kanyang volume level sa mic 1 at saka mic 2 inputs. So dito natin isaksak yung dalawang microphone. May dito guys, 5 channel power amplifier. So ibig sabihin ito is 5 channel inputs. So pwede tayong mag-select. Makikita natin dito tape, tuner, CD at saka USB. So 4 channel, 4 na dito, tapos yung isa dito is EQ. So ito yung panglima na inputs. Ayan. So ito yung ibig sabihin ng 5 channel power amplifier. So ito yung kanyang likod guys. So ito yung 220 AC cord, pangsaksak natin sa kuryente. Tapos meron siyang outlet dito, pwede tayo magsaksak dito ng gadget gaya ng DVD, equalizer or mixer. Tapos meron pa siyang fuse para sa transformer, 5 ampere to 20 volt. So meron siyang fuse or protector. So dito guys, ito yung kanyang speaker output. So pwede tayo maglagay dito ng speaker dito sa speaker A at saka speaker B. So ito yung sinasabi ko kanina, kung saan tayo nakakabit na speaker na output is select natin doon sa harap into speaker A. Kung dito naman tayo nakakabit sa speaker B, so select lang natin yung selector doon to speaker B. So mas maganda guys, yung selector ng speaker natin doon sa harap is ilagay na lang natin sa
A plus B para magagamit natin itong dalawang outputs. Yan, so meron po yung right channel at saka left channel. So dito guys, meron siyang blower. So pagkakaalam ko dito, yung hangin nito is palabas lang. So ito yung kanyang surround output. So pwede tayo maglagay dito ng tweeter at saka maliliit na wattage na speaker. So i-on nyo lang yung switch sa harap, yung surround. Meron siyang super bus. So ito yung sinasabi dito sa amplifier na 5 channel. So 1, 2, 3, 4, 5. So panglima itong equalizer. Select lang tayo kung saan pwede tayo mag-insert ng input. So same lang yan guys, ng tunog kung saan tayo magkakabit. So yan yung po ang meaning ng 5 channel amplifier. Input po yan, hindi yan output. Kasi kung pagbasihan natin yung output mga guys, dalawang output lang yan sa amplifier. Right channel at saka left channel. So yan lang po, 2 channel lang yung main output ng amplifier. Tapos yung dito, 2 channel din to. Bali, ginamitan lang nila ng ito, speaker terminal. Para to sa surround. So dito nakalagay is concert audio video technology. Yan, saka ito yun naman yung kaniyang model na 602A USB karaoke amplifier. So pwede na to guys, no, magagamit natin to kung nagsisimula pa lang tayo. So siguro nasa 3000 plus yung presyo nito sa online. So pwede na to pang bahay lang. So pwede na to gawin pang karaoke or video key natin. So dito naman tayo sa kaniyang laman. So mauna tayo dito sa kaniyang transformer or supply. Ayan. So i-demo natin or paliwanag natin yung kaniyang mga wiring dito. So itong pula, pulay-pula is ito yung primary. So ito yung patungo sa kuryente or 220 volt. So itong isang wire mga guys, ito is dumaan muna to sa switch, kaya tayo merong power switch. Kung mag-go natin is gagana na yung amplifier natin. So dito naman, itong isang wire is patungo muna dito sa fuse. Yan, in case kung merong problema yung amplifier natin is ito lang yung puputok itong fuse. Tapos dito na dadaloy yung dalawang linya sa 220 AC cord na plug. Yan po yung gamit niya. So dito naman sa transformer, yan, so makikita natin yung value dito. Meron niyang nakalagay na AB602 kasi ito yung model ng kanyang amplifier. Yan, kung nagpa-repair kayo ng amplifier mga guys, tapos nakuha niyo na, so i-check niyo itong palagi yung supply nyo guys, dahil hindi natin alam pinalitan ba nila. So kailangan i-check talaga natin to palagi kapag pina-repair natin yung amplifier natin sa ibang tech. So dito yung primary is 230 volt na may kulay pula. So ito yung in-explain natin. Tapos merong 031 volt sa kanyang secondary winding. So ito po yon, itong blue. So ito. Ito po yon. So patungo po yan dito sa main amplifier. So ito yung kanyang sinusuplayan itong main power amplifier. Itong 31 volt. So ito namang 012 volt. So may nakalagay na yellow, black, yellow. So ito po yon, ito. Yan. So ito yung kanyang sinusuplayan. So dalawa yung sinusuplayan niya dito guys, control ng amplifier sa mic input. Yan, ito yung sinusuplayan niya. Tapos pangalawa is itong surround amplifier. Ito, itong IC, dalawang IC. Kasi sinusuplayan ito ng 12 volts pataas. Yan, so ito yung pangalawang parts na kanyang sinusuplayan. Tapos dito tayo sa panghuli na bolt.
So makikita natin dito. Yeah. So itong pang last mga guys, 0 at saka 9 volt. So may kulay na green. So ito po yon, itong green. Ayan, makikita natin. Ito siya, dalawang green. So dito, pinifilter niya, meron pa siyang regulator. So ito yung kanyang sinusupplyan, itong USB at saka SD card inputs. So ito yung sinusupplyan niya. So kine-convert nila to 5 volt. So may kaniya-kaniya siyang supply na nagtatrabaho sa loob ng amplifier. So dito naman tayo guys sa amplifier board section. So ito yung tinatawag na amplifier main board circuit. So dito guys, itong 31 volt, 0-31 volt. So patungo na yan dito sa supply section. So makikita natin, bago siya pumunta dito sa rectifier diode, is meron po siyang fuse, dalawang fuse. So itong fuse na isa is para sa isang 31 volt ito. Tapos yung isa, makikita natin yung linya is patungo muna dito sa fuse. So dalawang 31 volt nilagyan nila ng fuse, patungo muna dito sa diode. Yan, tapos output ng diode is nakabit yan dito sa dalawang kapasitor. Yan, so pansin natin yung kapasitor is naglo-lose contact or natanggal na siguro to. So hindi mahigpit yung pagkasolda doon sa likod. So check natin to sa next video natin mga guys, kung ano ba yung problema nito, kung bakit walang daw tunog itong amplifier. So malalaman natin yan kung isa ba ito sa sanhi niya, kung bakit siya hindi na tumunog itong kapasitor na nagalaw-galaw na. So itong 31 volt mga guys no, kapag na-filter na po dito sa kapasitor is papalo iyan sa 40 volt. So 40 volt pataas. So maximum niyan is nasa 42 volt or 43. So, yan lang yung maximum output niya sa ganitong transformer. So, nagbabase kasi tayo guys. Kapag dagdagan pa natin to ng kapasitor, so hindi na yan aabot to 50 volt. So, ito na lang yung kanyang maximum voltage na lalabas na 40 volt. So, magdepende talaga tayo sa voltahe ng transformer. So, dito naman, so hindi natin na-check na value ng diode. So meron po yung 6 ampere. So tingnan natin yung ampere guys. Magbabase tayo sa coil ng transformer na ginamit. So kita naman natin is malaki din. So sakto yung diode na nilagay nila, 6 ampere, kasi yung gamit dito na wire is nasa 6 ampere talaga. At saka pansin ko is parang pure copper siya mga guys no. Yan. So siguro ito yung mga unang labas na 602 concert amplifier. Yan. So sunod muna tayo dito guys sa kanyang capacitor na ginamit. So meron po siyang value na 10,000 UF na may 63 volt. So dalawang kapasitor. So para po ito sa positive at saka negative na kapasitor. So itong black guys, mapapansin natin is ito yung zero. Yan. So ito po yung ground mga guys no, na nakabit yan dito sa positive at saka negative, bali isang wire lang yan na ground. Yan. So output nitong kapasitor mga guys no, is patungo na po yan dito sa main amplifier at saka dito sa kanyang driver amplifier. So ito yung driver amplifier, ito yung right channel at saka left channel. So
per channel niya guys, no, is meron po siyang 2 pairs. Ito naman yung kadalasan na ginagamit sa mga amplifier. So, meron lang silang 2 pairs. So, minsan din guys, no, kapag mababa na yung price niya, is nasa 1 pair na lang. So, makikita natin is 4. Ito yung right channel, tsaka ito yung left channel. So, lagi nating tatandaan yan na sa loob ng amplifier is meron lang yung left channel tsaka right channel amplifier. So, tingnan muna natin yung value ng kanilang power transistor. So, ito yung gamit nila na transistor, guys. Ito po yung value. D998. Yan. Tapos, yung isa dito, guys, to, kasi pares yan. Kailangan merong positive na transistor tsaka negative na transistor. So, yung value dito, yung isa is B778. Yan. So, 2 pairs per channel. Tapos, same value lang yan dito, guys, no? Ito yung B778. Tapos, D998. So, itong dalawa. So, pares-pares ko yan, guys. 2 pairs per channel. Yan. Bali, 4 lahat sa isang channel. So, dito, guys, ito naman yung value na resistor na ginamit nila. So, ginagamitan ito guys, no? Ginagamit talaga to sa amplifier, itong 5 watts. So, meron po siyang 0.25 ohms. So, kinakabit ito sa emitter. Yan. Kinakabit ito sa pangatlong paa ng transistor. So meron po yung kinakabit sa... Pero dito sa base niya guys, no, direct lang siya. Hindi nila ginamitan ng resistor. So, naka-direct lang niyan dito sa driver transistor. So, yan lang po guys, no. So, meron din transistor dito. Maliliit lang yung gamit nila. Kasi much lang yung pyesa niya na ginamit para sa supply na 31 volt. Kung mag-upgrade ka naman guys ng transformer is kailangan mag-upgrade ka rin ng pyesa sa loob ng amplifier section. Dahil kapag hindi mo ginalaw itong amplifier section, wala kang i-upgrade is masisira to. Kasi yung pyesa na nilagay nila dito guys na nakakabit is comfortable lang sa transformer voltage. Yan. So kapag mag-upgrade tayo ng transformer is kailangan meron tayong babaguhin na pisa dito, tsaka mga driver transistor, mga resistor, tapos yung mga power transistor dito guys, is palitan din natin yung mga high value na transistors. Ayan. So dito guys, dito tayo sa 12 volt, 0 12 volt. So ito po yun, itong yellow, black yellow. So ito naman yung kaniyang filter. Or, ito muna yung kanyang diode na bridge type. Tapos, yung ito yung dalawang kapasitor niya na may value na ito, yung value niya. 2,200 UF na may 25 volt. Tapos, patungo na yan dito sa dalawang IC. So, ito yung surround amplifier. Ito yung left channel at saka right channel. So, ito yung kanyang output terminal. Ito dito. So, pwede tayo magsaksak dito ng tweeter at saka maliliit na wattage na speaker. So, yung ibang supply niya guys, ito naman, pagkatapos niya na filter dito is dumaan muna dito sa regulator IC. So, para po ito, mas steady yung voltahe into 12 volt. Yan. Kasi kapag na-filter na yung kapasitor, guys, isaabot yan ng 15 volt to 16 volt. Kapag yung voltahe na kinamit is 12 volt. So, kailangan gamit sila ng regulator IC para may steady yung voltahe niya sa 12 volt. So, patungo yan dito, guys, sa mga IC. Ito. Ito yung kanyang sinusuplayan. Ito mga IC, mga... microphone echo IC, yan. Ito yung kanyang sinusuplayan mga IC. Yan. So, dito naman tayo sa 9 volt.
Ito yung 9 volt nya guys. Ayan. So meron po siyang sariling power supply. Ayan, ginamitan nila ng diode at saka kapasitor na 1000 UF na may 16 volt. Tapos ni-regulate intan nila ito guys. Meron tong regulator IC na 5 volt para steady lang yung output nya into 5 volt. Tapos papunta dito sa USB and SD card inputs. So, ito yung sinusupplyan niya. Tapos, itong blower guys, i-trace natin kung saan siya nabilong na supply. So, ito yung kanyang wire ng blower. So, nakakabit yan dito. Hanapin natin yung kanyang linya. Ayan. So, dito lang siya nakabit. Ayan, hanapin natin. So, dito siya nakabit guys, no? Itong isang kapasitor. Ayan, makita natin yung wire patungo dito na isang diode. Ito. Tapos, pumunta muna dito sa resistor na 10 ohms. So, pwede natin to dagdagan guys ng blower kasi madali itong mainit kapag walang blower. Kasi ang layo ng blower guys, tapos palabas pa yung hangin niya. So, kailangan pwede natin dagdagan to ng dalawang blower dito para sa power transistors. So, pwede tayo dito at saka pwede natin ikabit dito guys sa isang kapasitor. So, lagyan lang din natin ng diode at saka 10 ohms na resistor. So, i-demo din natin yan guys sa mga next video natin. Ituturo natin kung paano magdagdag ng blower sa amplifier. Yan. So, dito guys, meron din silang relay. Meron naman relay guys no, sa amplifier. So, hindi talaga mawawala yan. So, itong relay is protector po to sa maraming purpose tong relay para sa kanyang speaker at saka sa amplifier. In case of merong trouble yung speaker natin, ma-overload ba tayo or hindi natin alam yung speaker wire natin is ma-short. So, mag-clip tong relay dito, bali mag-off siya. So, hindi na yan tutunog kasi yan ang trabaho niya. Kapag mayroong problem ng speaker or amplifier is automatic off itong relay. So, dito yan patungo. Dito yung output niya patungo sa speaker. So, hindi yan pagdating dito guys, no, hindi yan direct dito sa output. So, dumaan mo na yan dito sa wire na to. Patungo dito sa selector switch ng A, B, at AB. So, dumaan mo na dito bago pumunta dito sa output. Ayan. So, yan guys, no? Na-explain na natin. So, itong isa naman guys, para po ito sa inputs, itong IC. Yan. Kita natin yung inputs dito. 5-channel inputs. So, ito yung function niya. So, yan lang po guys, no, sa video natin ngayon. So, sa next vlog natin guys, ituturo natin kung paano ayusin itong amplifier na to. So, abang-abang lang tayo guys. So, abang-abang lang tayo guys, no, sa next video natin na ilalabas. So, yan lang po guys, no. Maraming salamat at saka God bless. See you in the next video. Maraming salamat.